Mga kasangkain mo pa'y nga aga nga hawa yung tanan. So, huminto muna kami. Actually, part pa to ng sulangan. Pero wala na tayo sa barangay proper. At kasalukuyan po ay nasa malapit na tayo sa Andox. Yung nakikita nyo sa likod ko, yan ang Andox Restaurant. At gayon ang nakikita nyo, nag-stop na sila ng operation. Hindi ko lang sigurado kung totally shutdown na sila dito sa sulangan. Malungkot po ang naging istorya ng Andox Sulangan Branch kasi hindi pa sila ganun katagal na nag-ooperate ng Magyulanda noong 2013, and this structure was totally damaged. Tapos after how many years, itinayo ulit ang structure na to, at ito nga, gaya na nakikita natin, closed na naman sila. A few moments later. Mga kasangkayan, makalampas lang ng konti sa Andox Restaurant ay may makikita tayong maraming kambing. Actually, delikado to para sa mga nagbibiyahe, pero ang nagiging resulta ay nagiging tourist attraction na rin to dahil sa dami nila na nakakalat dito sa National Highway. So, ayan guys, o tingnan nyo. Ayan, may mga kumukuha ng picture at saka ng video. Siyempre, kasama ako dyan. Hala, mga pasaway, hala, ligid ka mo, ligid. Hala, ligid ka mo, haroy, magkakatabok pa, may adat sila bay, ligid ka mo, ligid. A few moments later. Adik kami yan na namamakyawin bulad. So, nga tanan nga yung kinikita, papakyaw naman na in. Kay gidada mo et amparta. So edi kami na ha giwan ha barangay Taytay ascendin here at para panhimuhin bulad. So magrasendin era bulad. Okay, marasay nga ginagataan. Ya dia ada pinakamarasa nga bulad. Bagulay niya klase yung bulad. Magrasa nga ginahatokan ini. Yan, may gata. Pati hatok ano, kinilo din ni Hagiwan. Ang kikilo. Pero mga payload kay mana ko ang papuro. Tagperan yan eh. Ini to red. Pero niya sa kakila ko na eh. Mano, kuha ni Macha din itong 100, mano. Damgit, mano, ito mo. Sige, bisa ni tayin. Ito na lang ang green. Tagpera eh. Oh, sige, tagi ako eh. Pubres in niya. Balitaw, mga kasangkayan, dire na kita kwarta. Actually, waray ko kwarta nga di ino po, daksi. So, tinaga na laki na in. O sa nga, sa kaputos nga bulat. Kaya di ko, no. Ano niya nga isda ate? Mulmul. Edit danggit. Ano pa daw laan? Ang kalasihan isda ang ginihimo nga danggit? Kitong. Oh, ano eh. Kitong damit din niya eh. Oh. Ini nga mga green. Ano niya nga isda? Ini. Kasi itong mulmul ito. Oh, mulmul damain. Chan niya. Ano man niya nga isda? Ini nga direct green. Pareho ito. Aw, pareho ulit mulmul. Mulmul nga yan damit siya. Sige. So, yan na yadilaan ang napalit kay... may namdara nga parta sa kabag pero nahulog. Ulit ang mga kami. Salamat! A few moments later. Thank you.
Mga kasangkayan, paalis na tayo ngayon ng Barangay Taytay kasi pupunta naman tayo sa bahay ng isang kaibigan kasi kukuha tayo doon ng mulberry cuttings at saka strawberry runners. Actually, mulberry cuttings lang ang ini-offer sa atin pero kukuha na rin tayo ng strawberry runners. Few moments later. So mga kasangkayan, ito na ang acting na pick up na mga pananim. So ito yung mulberry cuttings, meron tayong isa dito. Tapos ito yung nakuha natin na dalawang strawberry runner. So pagdating natin sa Borongan, saka natin ililipat para itanim. Yan, ito yung strawberry runners and ito naman yung mulberry cuttings. So let's go, uwi na tayo sa Borongan. Medyo mahaba-haba pa ang ibibiyahe ng mga pananim na to kasi inaabot ng 4 hours ang biyahe from Giwan to Borongan. Maraming salamat sa nagbigay ng mulberry cuttings at mga strawberry runners na to. Asahan mo na aalagaan ko to hanggang sa mamunga ang mga to. Mga kasangkayan, nagbiyabiyahe na po tayo pauwi ng Borongan Eastern Summer. Sa kasalukuyan po ay nasa Salcedo Eastern Summer na tayo, particularly sa barangay ng Naparaan. So ito yung nakuha kong strawberry runner. So dalawa sila. Nilagay ko lang sa empty ice cream container. Actually mga kasangkayan, this is my first time na magtatanim ako ng strawberry. Kasi hindi naman talaga itinatanim ang strawberry dito sa Eastern Summer kasi mainit dito. So tingnan natin kung tutubo siya ng mabuti at mamumunga dito sa Eastern Summer. Actually kahit doon sa pinagkuhanan ko nito, hindi parami naman daw namumunga yung mga strawberry niya. Pero ilang months pa din lang naman to sa kanya eh. Let's just hope na magpro-prosper ito dito sa Eastern Summer. Ito naman mga kasangkayan yung binigay sa atin na mulberry cuttings. Actually, rotted na siya. Talagang maganda yung tubo niya. So ito, sigurado ako dito na tutubo ito ng mabuti dito sa Eastern Summer kasi marami na ang nagtanim nito dito sa Eastern Summer. Actually, kahit nga sa school namin ay may mga tanim na ganito at namunga na rin. Mga kasangkayan, nakauwi na tayo sa Borongan. Actually, nakarating na tayo sa bahay namin. So, actually, nandito na ako ngayon sa dagat. So, bukas, itatanim na natin yung ating mga nahingi na mulberry cutting at saka yung dalawang strawberry runners. Kasi, kailangan muna natin silang pagpahingahin. Kasi, yung mga plants po ay nai-stress din kahit sa biyahe. Bukas, so hindi ko pa sigurado kung itatanim ko siya direkta sa lupa or kailangang nakapat lang siya. So siguro yung strawberry runners baka patid lang yung pagtatanim ko sa kanya kasi hindi naman lumalaki yung strawberry runners. Lumalago lang siya at nagkakaroon ng runners. Siguro iano ko lang siya itatanim sa medyo maluwag-luwag na pots. Babalik muna ako ng bahay kasi nakalimutan ko nga palang itabi yun ng maayos. Mamaya baka paglaruan ng mga pusa at saka ng mga aso. Pwera pa sa mga bata na medyo madami din sa bahay namin. Mga kasangkayan, ito yung nakuha natin na strawberry runners. Meron tayong dalawa dito. So ito yung isa, ito yung mas maliit to eh. Tapos ito naman yung pangalawa na mas malaking strawberry runner. Temporarily ay dito muna sila sa empty ice cream container at saka bukas na lang natin to i-transfer sa mas magandang pot. Ito naman ang ibinigay sa atin na mulberry. Actually, rooted na to at maganda na yung tubo niya. So, ayun guys. Oh, ang ganda. Ang ganda ng kulay ng dahon. Malulusog siya at tingin ko talagang maganda ang magiging pagtubo nito dito. Sa ngayon po ay nakatanim siya sa self-watering container na DIY.
So bukas ay ililipat na natin to. At saka meron pa pala ako dito na itra-transplant na okra.